Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo. At pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang serye ng Lingguhang Pagninilay sa Salita ng Diyos ayon sa Buhay Katiwala ng Diocese ng San Pablo. At ang ikalawang bahagi ng Buhay Katiwala na ating pagninilayan ngayon ay ang pagiging bukas palad. Kung yung una, nitong unang buwan na ating pinagnilayan ay ang pagpapasalamat o pasasalamat, ngayon naman ay ang pagiging bukas palad. Sa panimula, ngayong buwan ng Nobyembre, ating pagninilayan ang ikalawang bahagi ng Buhay Katiwala, ang pagiging bukas palad. Sinabi sa unang sulat ni San Pedro, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gabitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Daman natin ang pagiging tao kung tayo ay nagpapasalamat. Subalit mas daman natin ang pagiging makadiyos kung tayo ay bukas palad. Ang pagiging bukas palad ay nagbibigay buhay sa pasasalamat. At ang pasasalamat ay nagbibigay buhay sa pagiging bukas palad. Kung paanong ang Diyos ay bukas palad sa lahat ng ating mga pangangailangan, sana'y bukas palad din tayo sa pangangailangan ng iba. Katulad ng sinabi ni San Pablo, patunay ito na tayo ay mapagpasalamat kung tayo ay bukas palad. End quote. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. 2 Corinthians chapter 9, verse 11. Pagninilay. Number 1, sa patuloy nating pagninilay sa Buhay Katiwala na ang kahulugan ay nagmumula sa paniniwalang ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang ating buhay, ang simbahan, ang mundo, at ang tungkulin nating pangalagaan at palaguin ito. Ang pagiging bukas palad ay nakatuon sa mga espiritual na katangian ng nagbibigay na nagmula sa pagkabukas palad ng Diyos. Ang kabaligtaran ng pagiging bukas palad ay pagkamakasarili.
at kasakiman. Ang Diyos ang pinakamapagbigay sa lahat ng nagbibigay. Nagbigay ang Diyos sa antas na higit na anumang maiisip natin noong ibinigay niya sa atin ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. John chapter 3, verse 16. Ayon kay San Pablo, pinagpala tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan natin para sa para maisakatuparan ang kanyang layunin sa ating buhay. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Ito ang magiging panawagan sa atin sa susunod na mga pagninilayan na tularan natin ang labis na mapagbigay ng Diyos na nagpakita sa atin ang halimbawa ng pagiging bukas palad. Sa unang pagbasa, tinuruan tayo ng babaeng balo at ng kanyang anak ng tunay na kahulugan ng pagiging bukas palad. Kapwa sila nagdurusa sa matinding tagtuyot na nagpahirap sa Israel. Ang propetang si Elias ay humiling sa babaeng balo ng maiinom at makakain. Sa kanilang paghihikahos, subalit puno ng pananampalataya, ipinagluto pa rin ng babaeng balo si Elias ng makakain mula sa kakaunting harina at kapatak na langis na para na lamang sa kanilang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. At ang kanyang mga banga ng pagkain ay nanatiling sapat hanggang sa dumating ang ulan. Tunay nga na kung ang tao ay bukas palad, kahit sa kanilang kawalan, ay tatanggap sila ng mga pagpapala mula sa Diyos at makapagbabahagi pa sila sa iba. Pinapaalaala sa atin ang ikalawang pagbasa na sa lumang tipan, ang mga saserdote sa paghahandog nila sa hain para sa Israel ay kumakatawan sa mga tao sa harap ng Diyos. Sa madaling salita, ang mga tao ay nag-aalay ng kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng mga saserdote. Sa bagong tipan, si Kristo ang ating dakilang saserdote at siya din ang ating sakripisyo sa Kalbaryo. Sa makatuwid, sa banal na misa, iniaalay si Kristo ang kanyang sarili sa Ama para sa atin, at tayo, ang kanyang bayan, ay nakikiisa sa sakripisyo ng kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama. Sa banal na misa ay isang paraan, o ang banal na misa ay isang paraan ng paglapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, na ginagawang sakramento dahil si Kristo mismo ang nag-alay nito sa katauhan ng mga pari. Sa ating ebanghelyo, itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ang ating natatanging aral sa pagbibigay ng may pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi Ang pag-ibig ay hindi nagkakalkula. Gumagastos ito ng marangya. Itinuturo ni Jesus ang puntong ito sa kanyang mga alagad.
habang nakaupo sa templo at pinagmamasdan ang mga taong nag-aalay ng kanilang ikapu. Pinuri ni Jesus ang isang mahirap na balo na nagbigay ng pinakamaliit na bariya, subalit kumakatawan sa lahat ng mayroon siya at kanyang buong buhay kumpara sa mayayaman na pakitang taong nagbigay ng mas malaking halaga para lamang pagandahin ang kanilang reputasyon. Paano makapagbibigay ng higit ang isang nasa kahirapan kaysa sa isang taong may sapat na kayamanan? Napakasimple ng sagot ni Jesus. Ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa ginto. Itinuturo ni Jesus na ang tunay na pagbibigay ay dapat nagmumula sa puso. Ang isang regalo na ibinigay ng may sama ng loob o para sa pagpapakita lamang ay nawawala ang halos lahat ng halaga nito. Ngunit ang kaloob na ibinigay dahil sa pagmamahal ay may diwa ng pagbubukas loob at sakripisyo ay na napakahalaga. Ang halimbawa ng mahirap na balo sa mga salita ni Papa Francisco, ang modelo ng buhay Kristiyano. Tulad ni Jesus, hinihiling sa atin ni Papa Francisco na tularan ang mahirap subalit bukas ang palad na balo na nagbigay ng lahat. Sabi pa ng Banal na Papa na ang ginawa ng mahirap na balo na ibinigay ang lahat ng mayroon siya ay puno ng relihiyoso at espiritual na kahalagahan. Ito ay nagpapaalaala sa atin na ang Panginoon ay sumusukat sa kalidad, hindi sa dami. At sinusuri ang puso at nakikita ang kadalisaya ng mga hangarin. Pinaliwanag ng Banal na Papa na hindi natin alam ang pangalan ng balo, ngunit alam natin ang laman ng kanyang puso. Yan ang mahalaga sa harap ng Diyos. May iisip natin ang mahirap na balo kapag natutukso tayong gumawa ng mga bagay para sa hitsura lamang o kapag gusto nating maakit ang pansin kapag gumawa tayo ng mabuti. Tinapos ng Banal na Papa ang kanyang pagninilay sa paghiling kay Maria, ang mahirap na babae na lubos na ibinigay ang kanyang sarili sa Diyos sa na tulungan tayo sa pagpapasya natin hindi basta magbigay ng isang bagay kundi sarili natin sa Panginoon. Naginawa ang ating sarili na isang mapagkumbaba, mapagbigay na handog. Sa pagtatapos, hinahamon tayo ng mga pagbasa sa linggong ito at pagninilayan natin sa ikalawang bahagi ng buhay katiwala ang pagiging bukas palad na alalahanin na ang lahat ng mayroon tayo ay nagmumula sa Diyos at mayroon tayong tungkulin na ibahagi ito sa ating kapwa. Humugot tayo ng inspirasyon sa mga salita ni San Pablo nang sabihin niya na turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan, sila makapag-iimpok para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. 1 Timothy chapter 6, verse 18 to 19. Ito ang mga
kaaway ng pagiging bukas palad na nabanggit sa Ebanghelyo. Una, ang paghahangad sa katanyagan sa halip na walang pag-iimbot na paglilingkod. Ikalawa, ang paghahangad ng pagpapahalaga mula sa iba at pagkilala sa halip na maghangad na itaguyod ang kabutihan ng iba sa pamamagitan ng abang paglilingkod at pagmamahal. At ikatlo, ang pagtatangkang gamitin ang posisyon ng isang tao, kahit isang reliyosong posisyon, para sa sariling kapakinabangan. Sa daan ng buhay katiwala, tinuturuan tayo ng pakikipag-ugnayan ng wastos sa Diyos na patuloy na nagbibigay sa at sa kapwa ng walang pag-iimbot na pagiging bukas palad at pagmamahal. Gabay ng pagninilay. Anong mga halimbawa ng pagiging bukas palad na natutunan ko sa dalawang balo sa mga pagbasa ang naipakita ko na sa aking kapwa? Pangalawa, sa mga karanasan ko ng tunay na pangangailangan, paano ko inaliw ng Diyos at naramdaman na hindi siya nagpapabaya? Pangatlo, paano ko maipakikita sa aming pamilya at parokya ang kahulugan ng pagiging bukas palad?